my subscribers, my friends, and whoever is watching this video right now. Guys, I'm just gonna reveal some of the point of views of our subscribers, friends, and my kababayans back home in the Philippines. It's because elections upcoming, isang buwan lang at matatapos ang election. So may kanya-kanya kayong mga napupusuan na mga kandidato sa ating bansa na palagay nyo ay magbibigay ng magandang kinabukasan, magandang kalalabasan sa ating bansa. You guys are doing your choice kung sino ang mga gusto nyong piliin sa darating na halalan. And I posted in my group, like Bicolana's group, and I am asking them their point of views kung sino ang mga gusto nilang manalo ngayong eleksyon at bakit. So they have their own reason, answer, why they choose this specific candidate. And I'm gonna share it with you guys kung sino ang mga napupusuan nilang manalo ngayong darating na eleksyon. Okay, so if you're gonna ask me, ikaw ba may gusto ka? Of course I have, but the thing is, I'm not voting anymore in the Philippines, so maybe by the next election, if I file my dual citizenship, then I'm gonna do vote again. But this time, whatever is your opinion, I will respect their opinion. So, ang pinost ko, share ko sa inyo, ito lang, sabi ko, pagalingan ng sagot, sino ba iboboto mo sa eleksyon bilang Pangulo at bakit? Latag, sagot below. So, just wanna learn or wanna know kung ano ang mga gusto nilang mangyari at sino ang mga gusto nilang manalo. Take note, guys. Excuse me po. Take note, guys. This election, after this, this candidates will serve the country for 6 years. So, you need to think of it. Pag-isipan nyo, examine nyo, magbasa kayo, mag-research kayo kung sino ba talagang mga dapat nyong iboto. Karapat-dapat nating iboto. It's not that kapitbahay ko, sabi ng nanay ko, sabi ng lola ko, sabi ng kaibigan ko. So, you need to do research. Ang problema sa mga nasa probinsya, paano sila makakapag-research? Eh, wala naman silang means of communication. Wala naman masyadong TV ngayon. Hindi naman sila na ng dyaryo. And I found out sa Pilipinas, may mga radio station na partisan. Parang they are endorsing someone to be their candidate na dapat sana maging, ano lang ba sila, neutral for the people to know these candidates for them to decide. So, may radyo pa naman sa Pilipinas kung sino ang gusto nilang mga iboto. Okay? Okay, so unang sagot, sabi niya, BBM, may peace sign pa, may kamao, may flag, may heart, na pula, tsaka red. Tapos sabi niya, bakit? Para bumalik ang ganda at masaganang bansa. So, di ko alam kung aling masaganang bansa sa panahon ni BBM. So, sana inelaborate niya para mas naintindihan natin kung aling maganda at masaganang bansa ang gusto niyang ibalik. I don't know, I was just a child when the EDSA happened. So, maliit pa ako noon, so di ko pa naintindihan kung ano ang nadulot ng Marcos regime, but as far as my father is and my parents, kasi sabi nila mahirap daw ang buhay nila nung martial law. I don't know. Some said okay ang buhay nila. Some said mahirap ang buhay nila. I guess it depends on the circumstances kung anong mayroon kang buhay nung panahon na yon. Okay? Ito naman isa. Sabi niya, para sa akin si Lenny. Bukod sa kababayan na, tulad kong taga Bicol, din para maiba naman ang namumuno. Try naman na galing Bicol ang mamuno para makilala ang Bicol at magkaroon ng pagbabago. So, naumay. Parang kung sa gulay, laging pakbet, gusto niya naman laing. So, para maiba naman ang tastes. So, sabi niya, para maiba naman daw. So, it's like, sawa na ako sa ganitong sistema. I want some change.
So parang she's looking forward for a change na pwede mangyari pag ito ang binuto niya. Okay? So next. Sabi niya, ayoko na lang mag-talk. Ito ano, safe na safe ang sagot niya. Ayoko na lang mag-talk, pero favorite ko talaga ang lugaw, lalo na kung may itlog. Tapos may laughing emoji pa siya. Why? Kasi ang lugaw ay essentials. Tama? Tama? Essentials ba talaga ang lugaw? So yun ang sabi niya, lugaw is essential. Kung lang sabi, lugaw is life. So, kaya sabi niya, ayaw niya mag-talk para paborito niya daw ay lugaw. So, sino ba ang binasagan lugaw? I guess that's Lenny Robredo. Next, sabi niya, favorite ko ang pink. Tapos, ang daming emoji. Bakit maaliwalas kasi sa mata? Bahala na kayo dyan. So, wala siyang rason kung bakit gusto niya ang pink. Basta gusto niya lang daw ang pink kasi maaliwalas ang mata. Mayroon bang pink na malabo sa mata? Kung mayroon, share niyo guys. Kung mayroon kayong nakikitang pink na medyo malabo sa mata. Sabi niya daw kasi daw maaliwalas sa mata pag pink. Ako naka-purple ako ngayon. No? Maaliwalas ba? Or what? Just let me know kung maliwalas o ano ang kulay na ito. Okay guys, so next. Sabi niya, syempre kababayan, sa taga Bicol, syempre kababayan para magkaigwa, man kibikula ng president. So sinasabi niya, syempre kababayan for us to have a president from Bicol. Yun ang sinasabi niya. So, minsan, we were influenced by, ay, ako taga Ilocos ako, I need to vote for Bongbong Marcos. Ay, taga Jensen ako, I need to vote for Manny Pacquiao. Ay, taga Maynila ako, I need to vote for Isko Moreno. So, minsan, ganun tayo. So, ang reason natin of choosing someone is by the place of origin. So, ganun tayo mga Pilipino eh. Kaya minsan, ay, sino pa bang iboboto? Siyempre, kababayan ko. O magtaka kung hindi iboto, may ibang dahilan sila. For whatever is the reason, hindi natin alam. O sumagot dito, sabi niya, BBM, tunay at subok na. O hindi ko alam kung paano nila nasubukan si BBM. So maybe they exist before pa. So kaya sabi nila, nasubukan na nila at tunay daw si BBM. Okay, next, sabi niya, Lenny po, para makita na hindi lang lalaking pangulo ang pwedeng maglingkod sa bansa, na kaya rin ang isang babae, lalo't may malasakit sa bayan. Yan. So, equal na ba ang treatment nga? Dapat talaga equal naman. Boys and girls or dapat equal ang treatment. So, ang kaya nga ngayon, LGBTQ community is a part of the community na siya ngayon kasi daw, para equal. Pero ito siya, ang punto niya naman, para daw masubukan din natin na, tawag dito, na babae ang pangulo ng ating bansa. Just to subok, tapos may nag-heart sa kanya. O, diba? Next! Lenny po, kasi kung sa ulam, kailangan natin ng bagong putahe. O, nabanggit ko to kanina, kailangan niya ng bagong minudo naman, wag laging kare-kare. Malasahan natin to kung sa daan naman kailangan nating lumiko patungo sa kabilang daan at makita natin ang tungkumpay na ating inaasam. Solid team Lenny po ako. May mga smile-smile siya. So Lenny Robredo siya. Naintindihan niyo ba ang haba ng sinabi niya? Kung may paulam-ulam pa. Pero may punto rin, di ba? O, eto naman. Sabi niya, manalo, matalo, Lenny daw sila. Marami tayong mga ganun mga kababayan. So, manalo, matalo, go lang ng go. Go ang laban. Tuloy ang laban. Hindi ito yung natalo, protesta. Yun ang gusto ko matutunan ng mga Pilipino sana. Like, when you were defeated, learn to accept. Like, concede. Congratulate someone who wins the election, ganun lang para masaya ang buhay natin. So, eto na. Next, sabi niya, si Lenny pa din para po sa akin, lalo pa kababayan natin.
kahit babae siya, baka may pagbabago sa bansa natin. Sana hindi lang palugaw. Tapos may praying sign siya. So, wag lang daw laging lugaw, okay? Okay, so mayroon pa dito, may mga natitira pa tayo. Sabi niya, para sa akin, ang aking iboboto ay si Lenny. Dahil siya ay may malinis sa track record, hindi corrupt, hindi kriminal, at walang ninakaw. Nasaksihan ng buong Pilipinas kung paano sa kalagitnaan ng pandemya mabilis ang serbisyo ni Bepi Lenny. Habang patuloy siyang sinisiraan, 100% naman ang focus niya sa serbisyo publiko. Kaya go, go, go ako sa Pink sabay smiley. So, go, go, go na siya Pink. Kahit ano mangyari, Pink ang kulay niya. So, yan. Sabi niya, eto isa sabi niya, Cisco! Kasi may action, di puro salita. Pangako, bukod tayong siya lang ang nakapag-ayos ng Maynila. Baka sakaling maayos niya ang mga bulok sa pamahalaan. Hoping, di ba? Tapos may mga laughing-laughing siya. So, hindi pa rin nawawala yung pag-asa natin na maibabangon ng mga politikong ito ang ating bansa. Okay? So, sabi na, tapos mayroon naman isa rito, sabi niya, si Lenny po, subukan naman po natin ang nanay bilang puro tatay. Nakita naman natin siyang bilang VP at di siya corrupt tulad ng ibang magnanakaw. Sa kabanang bayan, Lenny for president, kakamping, yung iba dyan, magpaparecount na naman kasi talo, di matanggap, sabay smile, smiley face. Ay, tuloy yung mga kababayan natin, parang ano sila, ay, pag natalo yan, magpaparecount na naman yan, sasabihin nilang ganon. So, sana daw hindi. Sana, parang nadadala ni mga kababayan natin, guys. So, eto last niya, syempre daw kay Lenny ako, pero wala siyang reason kung bakit. How I wish lahat na magsasabing, bakit si ganito ang iboboto mo? If you said, I want Kiko because of this and that. Alam mo yun. So, I believe na mimigay sila ng mga flyers. Guys, pag may nagbigay sa inyo, halimbawa, maka-BBM ka, magbigay sa inyo ng flyers si Lenny Robredo. Take it, then read, basahin nyo. Tapos i-fact check nyo kung may mga internet kayo. Tapos nagbigay si Isko ng flyer kay Makaleni Robredo ka. Take it, basahin nyo kung ano mga nandun. Kasi, guys, gusto nyong umasenso ang bansang Pilipinas, sabi nyo. So, gawin nyo yung karapatan nyo. Gawin nyo kung ano ang palagay nyo ay makakatulong sa bansa natin. He gave me 500 and I'm gonna vote for him. Wag ganun. So, ang 500 you guys, kawawa kayo dyan. Kaya sabi ko nga, dapat pag binayaran kayo, make sure na million ang iabot sa inyo. Kaya 100,000. Kaya I'll give you 100,000. Vote for me. Vote. Kasi, 500, pagpapalit niyo boto niyo, mas malaki pa dyan ang kukuhain sa inyo ng kandidato niya. I'm pretty sure. So, be wise, guys. So, election is upcoming in a month, I guess. So, it's all over there. Boboto na naman kayo. Sana, I keep watching social media. Pero ako fact check ako, ha. Though I'm not a voter, ang dami ko nakikitang, bakit si ganito, basta siya ang gusto ko. Bakit si ganito, basta siya ang gusto ko. Huwag ganon. So, supportahan niyo yung sasabi niyo, si ganito ang gusto ko kasi ganito. Kasi ganito. Magbasa kayo kasi, kung hindi man, kwenta niyo yung kapitbahay niyo, with proof na rin kung ano ang mayroon sa kanila. So, yun lang guys. Shinare ko lang sa inyo yung pulso ng aking mga kagrupo. I respect their choice, I respect their opinion, kanya-kanya tayo ng manok, sabi nga niyan, bahala kayong bumoto, karapatan niyo yun, ang pinaka-basic rights natin mga mamamayan is the human rights, the right to vote, karapatan natin yan, so wag nating sayangin, it's once every 6 years na buboto kayo, so
palagay nyo sino ang mananalo? So, yun na. Let's hope and pray na yung darating na eleksyon na to ay magiging maayos. I'm gonna share like before the start of the election, before the election day, I hope I can gather more opinions. Natatakot kasi yung iba, kaya nga, nung nag-post ako sa social media ko, siguro ayaw ng argumento, nag-message sa akin yung friend ko, kaklase ko. Sabi niya, friend, pwede bang i-PM ko na lang sa'yo? Sabi ko sa kanya, why? I respect your opinion. Hindi kita aawayin. Sabi niya, mayroon kasing ganito. Anyway, iba-iba talaga ang mga tao, di ba? So, let it be. So, guys, so that's it. That's it. Pansit. That's everything for today. Don't forget to like and subscribe my channel. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo para masaya ang buhay natin, di ba? So kung hindi man, bahala na kayo, joke lang. Basta, para pag nag-upload ako ng video, silipin nyo naman. Okay, I'm not a big time YouTuber. I just wanna like explore YouTube and share something. That's it. Mabuhay po tayong lahat. Keep safe. Mahalaga ang thumbprint natin, kaya ingatan natin to on the May 9, 2022 election. See you all in my next vlog. God bless us all. Mama!